wrote to them back in 2019, kailangan daw ng clearance ng LGU, DILG, and then military. So parang ang labo talaga niya. So may time na, sige, tanggap ko na kung hindi ko mapupuntahan yung kalayaan. Whenever I go to a place, I empty my mind and see what's there. I'd try to see what's meron doon na common sa lahat, or sabihin natin, different sa lahat, and I treat it as special. Exactly, challenging people na nabisita nyo ba ang inyong home province. Baka isa lang na town, dalawang town. So maganda siya na to start sa inyong home province. Nakakadagdag lang po siya ng confidence po sa akin na kahit paano po nakifeel ko po na maganda po ako. Alam mo ba ng paboritong fun ride ng mga bata sa karnibal? Ang carousel ay una palang ginamit ng mga sundalo para magsanay bago sumabak sa digmaan? Sasakay ka ba sa trip nila? Nagmula ang salitang carousel sa Italian at Spanish word na carrosella, nang ibig sabihin ay little battle o little war. Pinaniniwala nagmula ang ideya ng carousel sa pagsasanay ng mga Arabian knight para maging mahusay sa pagsakay sa kabayo. Habang nakikipaglaban, sasakay ang mga kawal sa kabayo at magpapaikot-ikot habang naghahagis ng bolang gawa sa putik, ang kawal na hindi makasalo ng bola ay parurusahan. Para sa Arabian Nights, dito nahihinang ang kanilang galing sa paggamit ng kamay kahit nakasakay sa kabayo. Para makapaghanda, gumawa muna sila ng mga kahoy na kabayo para pag-ensayuhan bago sumalang sa totoong kompetisyon, sakay ng mga tunay na kabayo. Dapat alam mo na bago naging dimaki ng carousel, gumagana at napapaikot lamang ito gamit ang puwersa ng mga tao o kaya naman yung malalakas na hayop. Yan ang dapat alam mo. Ito na mga balita at kwentong dapat alam mo. Sunog na tumupong sa makasaysayang gusali ng Manila Central Post Office. Idineklarang fire out na matapos ang 30 oras. Mga apektadong national ID libreng papalitan ayon sa Philippine Statistics Authority. Tangkang pag-rescue umano ng mahigit 100 bata mula sa isang bahay ampunan sa Quezon City ng DSWD dahil sa ilang paglabag. Nauwi sa trauma ng mga menor de edad na ampun.
El Salvador National na lumapag sa NAIA, arestado nang nakita ang maipinuslit na mahigit 16 million na cocaine. At mga estudyante at gurong scientist ng Cebu na bumuo at nagpalipad ng gawang Pinoy na high-powered hybrid rocket. Isa sa mga all-time favorites na putahing sabaw nating mga Pinoy, ang sinigang. At may kanya-kanya pang timpla yan, ha? Depende kung taga saan ka. Sa mga mahilig magmotor, maraming exciting na gawin kapag gamit ito. Pero di lahat ng bagay ay agad-agad nakakayanin. Kaya ang ilan sa mga eksperto nagpapaturo. Ang iniwang pinsala ng sunog sa Manila Central Post Office at ang muling pagtaas ng COVID-19 positivity rate sa Metro Manila. Paspasan natin ang mga balitang dapat alam mo. Sunog sa Manila Central Post Office, tuloy yan ang naapula. Idiniklara ng Bureau of Fire Protection na fire out ang sunog kaninang pasado alas 6 ng umaga. Umabot na mahigit 30 oras ang pag-apula sa apoy. Nagpapatuloy ang mapping o overhauling operation para matiyak na hindi na ulit magkakaroon ng apoy sa loob ng gusali. Patuloy na inaalam ang sanhi ng sunog. Sa huling tala ng Bureau of Fire Protection, 18 ang sugatan sa sunog. Gusto namang imbestigahan ng Senado ang insidente. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, kailangan paglaanan ng budget para sa restoration ng post office. Mga national ID kasamang nasunog sa Manila Central Post Office. Base sa inisyal na impormasyon, tanging mga national ID na nakatakda nang i-deliver sa lungsod ng Maynila lang ang naapektuhan ng sunog. Nakikipag-ugnay na raw ang Philippine Statistics Authority sa PhilPost para matukoy kung ilang ID ang posibleng natupok. Paglilinaw ng PSA, nasa lansan at nakaimbak ang mga national ID sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. Tiyak niyang walang gagastusin ng publiko at sila magpapagawa ng mga nasunog na ID. COVID positivity rate sa Metro Manila nag-peak na ayon sa grupong Okta Research. Sabi ng Okta, bahagyang tumaas ang COVID positivity rate sa Metro Manila sa nakalipas na 7 araw mula 25.4% noong May 13 na sa 25.7% na ito as of May 20. Pero posible na raw itong bumaba sa mga susunod na linggo. Ang World Health Organization hinimok ang mga bansa na magpatupad ng mga reforma sa health system. Sabi niyang WHO, dapat maghandaan ang mga susunod na pandemya. Tagumpay na nakalipad ang kauna-unahang high-powered hybrid rocket ng Pilipinas. 3, 2, 1... Yan ang Tala high-powered hybrid rocket na gawa ng mga estudyante na nasa loob ng Colonel Ernesto Ravinia Air Base sa Capas, Tarlac, lugar kung saan ginagawa ang mga weapons testing ng militar. Sa ilalim ng DOST Young Innovators Program, katuwang ang Philippine Space Agency o PhilSA, nakumpleto ang rocket na kaya raw abutin ang altitude o taas na 3-5 kilometro sa himpapawid. Dapat alam mo, misyon ng proyekto at sensors bilang bahagi ng research and development sa sariling space technology ng bansa. Isang hari na naman sa kusina ang magbabahagi ng kanyang husay sa pagluluto ng natatangin niyang recipe na naging ugat ng kanyang tagumpay sa buhay. Winner sa kusina, winner pa sa life. Siya ay isa sa certified cookings. Ngayong araw, hindi na tayo makikipila sa trending ng Level Up Throne o mas kilala bilang Banana Rama. Makakasama natin ang legend na sang-alamat ng Espanya, Manila na si Mang Toots. Naghahanda na siya magluto ng kanyang sikat na sikat na Banana Rama Level Up sa sarap na mini turon. Natikman ko kanina, masarap. Ano kayang meron sa turon ni Mang Toots na ilang dekada ng paboritong merienda ng marami? Abangan ang malahari niyang galawan sa kusina. Marami pang balita at kwento sa pagbabalik ng Dapat Alam Mo!
may isang taong lumapit sa lungan. Gusto kitang ipasok sa rehabilitation center para gumaling ka at magbalik ang tamang palaisipan mo. Malaking tulong po una sa lahat financially. May monthly financial na ma-receive ako. Panibago kasimula ng aking buhay. Safe haven eh, holistic eh. May medical side din. Pagdating ng patients dito or clients, they will undergo medical assessment. May love talaga dito, walang judgment, walang pasakit. More about caring, loving, and being non-judgmental. We don't do punishment. Nagdulot daw ng trauma ang ginawang pag-rescue ng DSWD sa mahigit 100 bata sa isang ampunan sa Quezon City. Lula ng 3 bus ang ilang empleyado ng DSWD nang dumating sa bahay ampunan na Gentle Hands Incorporated para ihain ang cease and desist order laban sa pamunuan nito. May escort din silang ilang pulis. Kabilang sa mga nakasaad sa cease and desist order, ang ilang paglabag umano gaya ng kakulangan ng fire exits at hindi ligtas na kamang ginagamit ng mga bata. Giit ng ampunan, understaff sila nang nag-inspect si DSWD Secretary Rex Gatchalian noong May 20. Sana ay pinadalhan daw muna sila ng notice of violation para makasunod kung mayroon man silang paglabag. Sa huli, hindi muna ni-rescue ang mga bata para Pinost ni Direk Daryl Yap sa social media ang video ng pag-uusap ni na Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos. Daryl, maluslos ka. Ala, tigilan mo na daw. Tambalos. Hindi ay dinetalye kung ano ang napag-usapan sa mahigit 2 oras nilang pulong nang bumisita ang senadora sa Davao City. Si VP Sara naman, wala pang sagot sa mga tanong ng media kung sin ang karakter ng isang tao. Samantala, matipid ang sagot ni ngayon House Deputy Speaker at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo sa mga tanong tungkol sa paglagda sa kasunduan kahapon ng lakas CMD kung saan siya ang President Emeritus at ng PDP Laban. Napagkasunduan ng 2 partido na mananat tili silang magkaalyansa hanggang mag-adjourn o matapos ang 19th Congress sa 2025 at kanilang susuportahan si Pangulong Bongbong Marcos at si House Speaker Martin Romualdez. Budget reception pero klase pa rin. Yan ang pakulo ng isang kasal sa Davao City. Akalain mo kasing private venue ang lugar pero ang venue ng reception sa bakuran lang talaga ng bride. Achieve na mala fairy tale look na halos 6 oras daw pinaghirapan ng mga organizer. Nice daw kasi ng newlyweds na makadalo lahat ng kanilang kaibigan at mga kaanak. Hashtag satisfied naman ang bagong mag-asawa. Congratulations sa inyo. OMG! Umani ng paghanga po sa netizens ang recent Instagram video ni Andy Eigenman. Proud po na pinakita ni Andy ang kanyang comfiest outfits mula sa two-piece pink bikini hanggang sa iba't ibang top and bottom na pinag-mix and match niya. Kilalang advocate of body positivity si Andy na talaga namang thumbs up sa marami. Samantala, very grateful naman si Zian Lim sa GMA Network para sa Hearts on Ice. Bago matapos ang series, nagbahagi siya ng ilang behind-the-scene photos, sabay sabing thankful siya na naging bahagi ng wonderful team. Isa raw ito sa mga pinakamahirap at pinakasatisfying role na nagawa niya. Marami pang balita at kwento sa pagbabalik ng Dapat! Alam mo! Thank you.
pumasok po sa isip ko na ang dami na po namin pinagsamahan. Tapos, nang dahil lang dun sa pagkakataong nangyari sa kanya, parang mauudlot lahat. Wala naman tayong nakikita na kahit papano masamang intensyon doon sa gagawin nila. Ay, yung tao naman, hindi naman siya convicted until meron siyang hato na sentensya. In the ha. Manga, santol, pusa. Ano ang sabi na kambing sa tao? Ano? Balakan jump. Pagdedeklara ng state of calamity sa Negros Occidental dahil sa hog cholera at ang pagtalakay ng money sugar smuggling sa Senado. Paspasan muna natin ang iba pang balitang dapat alam mo. Oil price adjustment ipinatupad na ngayong araw. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, inaasahan nila ang taas presyo sa petrolyo dahil sa paggalaw ng presyo sa international market. State of Calamity planong ideklara sa Negros Occidental dahil sa umunong epekto ng hog cholera. Ilang magbababoy na raw ang namamatayan ng alagang baboy kahit na pinabakunahan nila ang mga ito. Kahit sa merkado, kakaunti na rin ang bumibili ng karito ang hog cholera. Pero hindi rin inirekomenda ang pagkain ng baboy na positibo sa sakit. Issue naman ng sugar smuggling, tinalakay na sa Senado. Humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee at Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reforms sina Trade Secretary Alfredo Pascual at Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban. Sabi ni Panganiban, mismong ang Pangulo raw ang nagsabing, let's import, matapos ang pulong nila kasama ang ilang importers ng asukal. Naano na sinabi ni na Secretary Pascual at NEDA Secretary Arsenio Balisaca na June 2022 pa ay nakita na ang uptick ng pangkalahata ng inflation dahil sa mataas na inflation ng asukal. Ito raw ang dahilan kaya kailangang mag-import ng asukal para mapigilan ang pagtaas ng presyo pati ng inflation. Kinwestiyon naman ni Senadora Risa Ontiveros ang pag-angkat ng asukal ng isang kumpanya kahit na nag-a-apply pa lamang sila ng importation allocation sa Sugar Regulatory Administration. Sasakyan, but make it full-size Lego. Yan ang dinarayong display ngayon sa Denmark. Binuuyan sa Czech Republic, tsaka biniyahe pa sa Denmark. Sa sobrang busisi ng pagkagawa, inabot daw ng 339 days bago na kumpleto. Tanging mga gulong at manibela ang totoong component ng Lego display. Permanente i-display ang Lego car sa Legoland Billund. Nakararating na sa International Space Station ang SpaceX capsule na Dragon. Sakay nito ang all-private astronaut team. Isang linggo ang itatagal ng mga miyembro ng Axiom Mission 2 o AX2 sa space. Noong linggo sila lumipad, sakay ng Falcon rocket mula sa Kennedy Space Station sa Florida. Dapat alam... Mga kapuso, fun and kilig ang atin ng Kapuso Stars sa back-to-back Kapuso Mall Show sa Tagum City at Davao City.
Nang haraan ng real-life couple na sina Megan Young at Mikael Daez at game na game pa sa palaro kasama ang mga tagumenyo. Very excited na raw sila sa upcoming drama mystery series na Royal Blood na pagbibidahan ni Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes. Comeback teleserye ito ni Megan at full teleserye naman ni Mikael matapos ang lockdown. Samantala, jam-packed din ang Kapuso Mall Show sa Davao City. Kilig overload ang hatid ng Mavlin. Nagkwento si Mavi Di Gaspi at Kailin Alcantara sa kanilang upcoming romantic drama series na Love is Love at First Read. Iba raw ang atake ng dalawa sa karakter kumpara sa mga nakaraan nilang proyekto. Marami pang balita at kwento sa pagbabalik ng Dapat! Alam mo! Easy lately. So we're here to make your day, featuring amazing, funny, and heartwarming stories to bring you something bright and sweet and get you dancing through tough times. Simple joys that remind us of the many reasons we that spread more awesome, wholesome content out there. Make your day! Mabilis magbago ang mundo at ang daming naiisip ng tao. Hatid ng Next Now, ang latest sa science and technology. Maging updated sa groundbreaking inventions. Hello there. At mga makabagong solusyon sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Actually creates a huge impact. Tunghayan ang episodes online. To go out of the country 2 to 3 times a year. Kailangang mag-adapt sa current trend ng market. Visible ka dapat sa mga tao. Mas mabilis ka nilang mahanap, mas mabilis ka nilang marireach. Hindi mo iisipin muna kung ano yung kikitain mo. Kumbaga, kailangan mo munang mapakilala, ma-introduce na masarap yung produkto, malinis, mura. Mayakim, eto. Naniniwala ka bang malakas daw ba kagwapo pag maganda yung motor? Aba, kung ano itsura mo, kung gaano ka kapangit, kahit anong ganda ng motor mo, wala epekto yan. Ganun. Ito mukha mo. Alam mo, Susan, normal lang na i-flex ang motorsiklo, lalo't pinakaiingat-ingatan at minamahal din yan. Pero mapamalit o big bite man, ang pag-iingat sa paggamit nito ang dapat number one priority. Kung medyo matuloy na takbo, may mga akmang lugar para dyan. At yan ang aking kwentong Dapat Alam Mo. Sa tunog pa lang ng mga humaharurot ng motorsiklo. Pero hindi lang sa tulin na takbo ka ma-amaze. Dahil ang mga superbike na ito, bumabanking din. Ang pagbabanking o cornering ay isang motorcycle maneuver kung saan ang motorsiklo ay pinapahilig sa isang side para lumiko habang mabilis ang takbo sa pakurbadang daan. Kaya naman ang pagbabanking daw ay dapat ginagawa sa racetrack lamang. Kasi pag sa kalsada po kasi ginawa po yung pagbabanking po natin, unang-una po yung kalsada po natin is hindi po siya talaga maintain, no? Tapos medyo pahilig po o pa-slanting po ang sasakyan po natin o yung motor natin. So po pwede po tayong matumba. Dahil pangalawa po dito, yung daanan po natin. So dapat yung espalto po kasi dapat meron po talaga siyang espalto na pang-banking na ginagamit po natin para sa racetrack. Pero dapat alam mo na kapag hindi ito nagawa sa tamang paraan at lugar, may kaakibat itong panganib. Gaya na lang na nag-viral na video na ito kung saan nag-banking ang isang rider at tila ginawang racetrack ang Barilaki Highway. Ang resulta, disgrasya. 10 taon na ang nakalipas nang magbukas ang California Superbike School sa Pilipinas. Ginawa nila ito para turuan ang big bike community sa bansa.
at isulong ang advokasya nila sa safety riding. Pag natapos mo yung 5 mga drills, talaga may kita mo yung riding ng mga bago nung una. Talagang takot pa kasi hindi pa nagagamit yung mata mabuti. Hanggang sa 5th, patulin sila ng patulin, na ang feeling nila mabagal pa rin sila kasi comfortable na. So that's what we want, di ba? That's what we want. More control sa bike. Ang malalaking motorsiklo ay may malalapad na mga gulong. Mas naayon daw para sa banking dahil mas malapad ang contact ng gulong nito sa daan. Kuya Kim is taking level 4 and I will enjoy this, yet I will be very, very careful. Every day, habang tumatagal, pagaling ka ng pagaling, pabilis ka ng pabilis, at nagiging komportable ka sa motorsiklo. Pati ang ilan nating kapuso stars sa mga superbike enthusiasts din. Sumali sa super event na ito. So lahat tinuturo dito kung paano mo magagamit ang maayos session. At the same time, parang stress reliever din. Lahat ng mga napag-aralan ko, even before pa, alam ko madadagdagan lahat ng iyon. And of course, for safety rin. Thank you very much. Dapat alam mo na para maging ligtas ang pagmumotorsiklo lalo sa mga event na tulad nito, kailangan nakasuot ng boots, leather suit, helmet, gloves na angkop sa tulin ng takbo ng superbikes. Dumadaan din sa inspection ang superbikes bago ito barangkada. Pagkabat na sa track ang ginagawa natin dito because it's safest to practice sa track. Lahat na matututunan mo ay pwede mong magamit sa tunay na buhay sa pagsakay mo sa kalye. Kaya naman mapa-race track ka man o kalsada, palagi nating isipin ang kaligtasan hindi lamang ng ating mga sarili, kundi pati na rin ang kaligtasan ng nasa paligid natin. Heto pa mga dapat, alam mo, ang mga sea urchin na dinadampot lang sa dagat sa Negros Occidental na matinik pero masarap. Malinamdam din daw na laman na parang alige, kaya kahit sa mga dayuhan, patok na patok. At dahil mabenta, alam mo! Sir. Dating pinaninirahan ng mga bantay-dagat. Ngayon, simula nung umalis yung mga bantay-dagat doon, iba na raw yung nakatira. Na dito pala, may nakita na ako, nandoon sila sa taas. Oh. Together, magkakalingkis, magkakadikit. Sometimes we would see 8 or 10 of them na magkakasama, magkakabuhol-buhol. You can even distinguish the head from the tail kasi nga talaga makikita mo na yung katawan. Backward yung... Alas 6 na ng gabi. Heto na mga inaabang balita at kwentong dapat. Alam mo! El Salvador National na may dalang mahigit 16 million na cocaine, arestado sa NAIA. Dito ng PNP at gunrunner sa Bataan na uwi sa Barilan, 3 patay, kabilang ang isang pulis. Batang babae na 6 na taong gulang. At ang paglakas ng bagyong Mawar na posibleng papasok sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes o Sabado. Pagkurong ihigit pa sa Sabaw na Sinigang na isa sa mga all-time favorites nating mga...
Ang El Salvador National na may nasabat na mahigit 16,000 pisong halaga ng cocaine at ang Chinese National na sangkot sa pyramiding scam. Ito pa mga paspasang balitang dapat alam mo. Mahigit 16,000 pisong halaga ng hinihinalang cocaine nasabat sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City. Arestado ang isang lalaking dayuhan taga El Salvador. Batay sa investigasyon, galing Qatar at Brazil ang suspect. Nakuha sa backpack nito ang mahigit 3 kilo ng illegal na droga. Nasa kustodiya na ng Philippine Drug Enforcement Agency. Babaeng Chinese national na sangkot umano sa large-scale pyramiding investment scam, arestado sa Laguna. 300,000 na mga Chinese noong 2021. Nasa 2 kilo, nakadetini na ang suspect na walang pahayag sa tagig at idedeport siya sa China. Dalawang suspect pagdadala ng baril. Nagpaputok daw ang mga suspect kaya gumanti ang pulisya. Sugatan rin ang dalawa pang pulis na kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Na-recover sa operasyon ang mga baril at bala ng mga suspect. Mga kapuso, narito ng ulat panahon na dapat alam mo. Ito po, meron po tayong binabantayang bagyo na super typhoon na po ngayon at sobrang lakas. Ito po si Super Typhoon Mawar. Ito po ipapasok po sa Philippine Area of Responsibility, ngunit na ability o PAR ang super typhoon. Huling nakita ng pag-asa ang bagyo 2,285 kilometers east of Visayas. Meron itong maximum sustained winds na 185 paginito sa local name na Betty. Sa ngayon, wala pa rin itong direktang epekto sa ating bansa. Southwesterly surface wind flow at mga local thunderstorms ang magbabase sa rainfall forecast ng Metro Weather. Nagulat ang mga residente at nabahala ang mga magsasaka sa Banisilan, Cotabato. Yan ay matapos magkulay asul ang isang sapa roon. Nagbistulang Enchanted River ang isang residente na may laman palang food coloring. Ire-report doon ng barangay sa Municipal Environment and Natural Resources ng bayan ng insidente para na residente. Sa pulisya, nasa giraw ng isa sa mga biktima ang nakainom na suspect. Yan ang balitang inalam ni James Agustin. Nagigipo ko na ang magulang po na pervicious na nangyari po sa ginawa ko. Todo ang pagsisisi ng lalaking ito ng maaresto ng mga pulis. Matapos kwento ng isa sa kanila, naglalakad sila magbabarkada para manood ng concert sa fiesta nang madaanan nila ang suspect. Dumaan po kami sa kanila, nagiinuman po sila. Pero nang pauwi na sila matapos manood ng concert, sinugod ang suspect at kanyang kasamahan. Pagbalik po namin, doon na po nila kami nabangan. Hindi ko pa po siya nakita, ginulat na lang po. Nagtatakbo ang mga kabataan palayo sa lugar sa suspect. Hinahanap pa ang kanyang kasamahan. Ang punot dulo ng panununtok ng ating suspect ay dahil lang sa sagian. Yung ating suspect ay nakainom kasi nga fiesta dun sa lugar. Aminado naman po ako dun. Pero isa lang po yung nasuntok ko po dun. Sir? Maharap ang suspect sa reklamong physical injuries in relation to Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Sugatan ng Dalasigior, isang paslit ang patay matapos tamaan ng bangka. Dito na raiba sa ospital ang isang batang babaeng anim na matapos tamaan ng bangka sa barangay Pasihagon, Sikiho. Kwento ng ama ng biktima, mayroong bangkarera malapit sa baybayin kung saan nagtatampisaw ang kanyang anak. Bigla raw bumilis ang patakbo ng nanalo sa bangkarera na si Jay. Naglalabas ng payag ang mga organizer ng bangkarera pero nakikita resulting in homicide. Larang pukpukin ng martilyo sa ulo ng dalawang lalaki ng loob sa kanilang bahay. Sa imbisigasyon ng pulisya, tinutukan muna ng baril ang driver at kasambahay na nasa call. Hard drive ng CCTV raw ang natangay ng mga salarin. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, yan ang balitang dapat alam mo. Spotted sa kakuha ni Bossing Vic Soto habang natsyara na ng Michael V at anak niyang si Migo. Bukod sa ng mag-ama. Sabi pa ng ilan, mas mo... Kaloka-like. Oh no, stress ka na ba? Tara na at lumaboy na makapag-relax muna. Doon tayo sa handog na pasyalan sa Bulusan, Sorsogon. Isa itong ecotourism site na hindi lang isa o kakalula sa ganda. Dagdag pa ang isang hidden falls na one with nature ang hatid. Talaga namang Instagram worthy. Mainis na tubig.
Sarap maligo dyan, no? Correct. Wow, ang ganda naman ng falls na yan, Susan. Let's go swimming! Ay, kung alam lamang ng Pilipinas talaga namang matutuwa ka sa pupuntahan. At hindi mo kailangan lumayo, ha? Kahit sa Metro Manila, malapit lamang dito, maraming mga ganyan. Lalo na sa Visayas at Mindanao. Ang linis nung tubig. Ay, naku, pagka. Gayaan. At ang maganda dyan, mura lang. Ano lang makapasok ka dyan, malaki ng 100 piso. Sa init ng panahon ngayon, gusto mo lumoblob sa ganung tubig. Basta ang Pilipinas po, napakagandang bansa. Kung alam lamang natin kung saan talaga pupunta. Ayan, yung falls na nakikita ninyo. Eh, dito lang sa Laguna, yung iba. Eh, pagkaganda-ganda ng pagsa ng falls. Yan ang yung hinulugan taktak. Pagkaganda-ganda rin. Ayan, itin naman Kuya Kim. Sa ano, di ba yung sa Villa Escudero ba yun? Villa Escudero? Meron din falls doon. Tapos kakain ka. Kakain ka sa paanan ng falls. Ay, gusto mo ba, Pat? Well, imitsa napapadali, lalo ang buhay kapag may kaibigang masasandalan. Hindi lang sa happy moments ha, lalo na sa challenging times at hindi po nalalayo sa marami sa Miss Universe Philippines, Michelle. Miss Universe Philippines 2023 is... National win. Ito ang pakiramdam ng tanghaling Miss Universe Philippines, ang sparkle artist na si Michelle Marquez D. Pero nang gabing yon, hindi lang daw siya ang emotional. Ramos, umiiyak din. Supportive friend, isang malaking check. Kaya di nakatakatakang tawagin silang super besties. Ang pagkakaibigan nina Miss Universe. I was called first runner-up. I looked to them and they were also crying. We live under the same roof. It was a 2-year process before we actually lived together. Became confidential to the rest of the world. Dahil napaka-busy ni Michelle nitong nakaraang pageant, madalang na raw magkita ang dalawa. I was only home for maybe 1-2 hours just to get my makeup done. When I was rushed to the hospital, the first person that saw me scrambling, trying to keep my composure was Rian. And siya din yung nagpadala ng mga necessities ko. My whole journey na pagdaanan din nila. Marami ang naaliw sa reaksyon ni Rian nang tawagin si Michelle D bilang Miss Universe Philippines 2023. Ang kung si Rian umiiyak, itong si Max, relaxed lang. I know in that moment that they're really with me 100%. They feel what I feel. They celebrate when I celebrate. And that's the same for all of them because I would do that for them in a heartbeat. That's what true friends do. Never say no. Ito raw ang pinaniniwalaan ni Michelle D sa kanyang journey bilang bagong Miss Universe Philippines. Mas dagdag confidence nga lang daw na mapalibutan ng mga kaibigang sasamahan at susuklam mo. Ilang lote ng Bureau of Corrections sa planong taniman ng sibuyas ng Bureau of Plant Industry. Ang buong detalye sa balitang inalam ni Isa Avendano Umali. Pain ng Bureau of Corrections of UK sa batas ng pambansa kahapon, avenues o paraan para maparami ang supply ng sibuyas at kasama rito yung paggamit ng mga idle land o mga nakatenga at hindi ginagamit na lupa ng BU4. Ayon kay Speaker Romualdez, paplantahin nila ang mga action plan at reforma laban sa kartel ng industriya ng sibuyas na responsable sa manipulasyon ng supply at presyo ng mga produkto sa ating bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Isa Vendanyo Umali ng Super Radio DZWB. Yan ang balitang DAP. Susan, may mga pagkaing weird man sa paningin. Pag natikman mo raw, makakalimutan mo ang pangalan mo. Ay, talaga. Oh, may ganyan. Ang kasarap. Sino ka nga ulit po? Ikaw ang pangalan mo ulit? Hindi ko tayo matandaan. Ito, talaga gano'n. Pagpasarap ang pagkain, di ba? Pero ang binibida ng mga taga-Nueva Ecija ay sabaw pa lang daw, ulam na. Aba. Pero kung titingnan, hindi mawarian. Ang pampaasin pang ginamit, mangga. Naku. Yan ang aking kwentong dapat. Alam mo. Sa sabaw pa lang daw, gaganahan ka na. Pero nilaga ba yan? Oh, sarap. O sinigang? Ganit po ang lasa. Walang tumama. Dahil yan daw ang kakaibang bulalo sa Jaen Nueva Ecija. Imbis na karne ng baka, ay karne ng kalabaw ang nagpapasarap dito. At ang sabaw, maasim pa dahil hinahaluan ito ng mangga. Parang ang weird naman yan. Ni Edmo ng restaurant sa kanyang mga magulang na ang karne na ginagamit
Kalabaw! Nagbabiyahe kami ng mangga ng magulang ko sa San Fernando, Pampanga. Doon kami nakakita ng kalabaw. Bakit hindi natin itry ka sa restaurant, sa magbigayinan? Philippine mango o manggang kalabaw ang ginagamit nila Edmond sa Bulalo. Dito kasi sa bayan ng Hain, ang produkto namin dito, mangga. Ito kasi yung baryo namin, manggahan ito eh. Kaya naisip ko na bakit hindi natin subukan yung Bulalo sa asim, hindi puro sa gulay. Saka hindi siya panisin, mga 2 to 3 days umaabot yung sabaw. Madali lang daw lutuin ang bulalo sa mangga. Palalambutin ang karne ng kalabaw ng 1 hanggang 2 oras gamit ang pressure cooker. Bias kasi sa isang araw eh, minsan nakaka 30 kilos ako, 20 hanggang 30 kilos isang araw yung bulalo. Ang mas mainam kasi sa kalabaw yung mas matanda eh, kasi mas malasa. Dapat alam mo, pwedeng katayin ng lalaking kalabaw kung ito ay 7 taong gulang na at 11 taong gulang naman para sa babaeng kalabaw ayon sa Philippine Carabao Center. Ito ay para masiguro na naabot na ng mga kalabaw ang kanilang potensyal sa bukid man o sa pagpaparami. Ang laman ng freezer nila Edmond, kilo-kilong mangga. Pinakukuluan nila ang mga ito para gawing puree o katas. Siguro sa isang araw sa kapag lumambot na ang karne. Ihahalo ang puree ng mangga at pasasarapin kunting kulupa at pwede na yung tikman. 400 hanggang 800 pesos ang isang order. Parang halong sinigang na bulalo. So tender. Umihiwalay, oh. Masarap sa pakiramdam kasi nakikilala tayo kahit ordinaryong tao lang ako at sa bayan ng Hain, nakikilala. Tila weird man kung pagsasamasamahin ng ilang pagkain, huwag agad husgahan. Sa pagluluto, di lang yung kaharian ng mga babae. Marami rin lalaki nagkahari sa larangang yan. Ang mga cookings! Ilang hari sa tikiman man, kami na ang bahala. Sigurado kaming dumaan na sa FYP o For Your Page ninyo. Ang trending at paandar na level up to row na mas kilala bilang Banana Rama. Ganda, makakasama natin live the live ang ating cooking for today. Mang kilala bilang si Mang Toots. Magandang gabi at welcome po sa Dapat Alam Mo, Mang Toots. Yes, magandang gabi, Mang Kuya Kim. Yes. Ma'am Susan. Mang Toots, apa. Perfect na nasabing merienda recipe. Ano bang kaibahan nito sa ibang turon sa metro? Eh, bawat kanto na lamang may turon. Oh, paano yes po nagbago itong turon nyo? Paano po, anong pagkakaiba po nito? Ito po ay maliliit na turon or mm-hmm. we call it mini turon. Mini turon? Tapos ito po ang nag-dente po natin. Ang nakakaiba doon nga. Ingrediente rito. Mantos, okay. Dahil sa sobrang trending yung Banana Rama, umaabot daw po ng 10,000 piraso ang niluluto nyo kada araw. Eh, hindi ba kayo napapagod? Pero kailangan din na yung mga customer natin. Estudyante po yan. Ang, yes po. Tsaka ano? Okay. Tinedemo na po sa atin ni Mang Toots ngayon paano niluluto itong banana. Nagbabrown tayo ng turon. Mm-hmm. Gagawa naman tayo butter. Mm-hmm. Yan, mainit na mainit. Ano kasi malamig tayong asukal, brown sugar or wash sugar. Ito, medyo maputi ang dating. Mm-hmm. Pero pag brown sugar, medyo dark, parang akala mo sunog. Tapos ito ang pinakamasarap, yung ano langka. Langka. Yun, ilalagay so, natin. So, yung pinaka-sikreto. Sikreto, yung langka. Tapos ito, lalagyan natin ng banana flavor naman. Banana flavor. May banana okay. flavor ka pa pala dyan. Yan, may banana pala, flavor ano, tayo dyan. Special yan. Okay. Ako, Kuya Kim. Tapos, Kuya Kim, meron tayong banana essence din. Pag kumukulo na yan, mm-hmm. lalagyan mo na ng... So, yun tapos, yung pinakasos. Opo. Yan, habang hinahaloon mo na yan, mm-hmm. na to, lalagyan na ready natin na yan. Mayroon na tayong brown na to. Luto na natin yung sauce niyan. Mm-hmm. Tapos... Okay. Tapos, so, parang ito yung parang pinaka... Excited na. Yeah. Mang Toots, okay. Lagyan natin yung turo para tayo makatikim na. Ako yung naamoy ko yung sauce na kanyang pinapair. Kung maaamoy nyo lamang itong naamoy namin ni Susan dito, kayo po yung maglalaway pagkasarap po ng amoy talaga. At hinahalo natin ngayon, dapat po yung coating ng turo. Ay, yes. Po, fully covered. Opo, kada opo. Turon, ano po? Para may, nagiging caramel siya. O, tikman na po natin yung turo. Tikman na natin, Mang Toots. Teka muna po. At lalagyan muna natin ng kaunting sesame seeds. Taktako, sesame seeds. So, ito na, Susan. Ito na ang finished product ng turo. Ito na po ang finished product. Oras sa para sa iyo. Yan ang finger licking good. Finger licking good. Naku. Yes. Tikman natin. Pagkasarap. Ngayon, may cinnamon, skim milk at saka sugar. Ito na po.
Habang hinahanda niyo po yan. Nako, ito po, Mantuts, dahil sweet sa... Bagay po sa inyo, sir. Yeah. Maraming salamat, Mantuts, at more powers. Ma'am Susan. Thank you po, Mantuts. Ito, nako, Kuya Kiw, ito, ha? Ito naman, kahit tagtag ng tinikang si Urchin o Tirik, may ilang maninisid sa Negros Occidental ang tila sanay na sa pagdampot nito sa sahig ng dagat. Nakita ko na kung tawagin naman ng mga Hapon ay uni. Uni. Uni sashimi. Mm-mm, yan. Yan ang kwentong inalam ni Ian Cruz. Cruz. Pero imbis sa manghuli ng isda, ang kanyang pakay. Ang matitinik na lamang dagat na ito. Mga sea urchin o tirik kung tawagin sa Occidental Mindoro. Ilang bes man na siyang natinik noon. Patuloy pa rin siya sa pangunguhan ng tirik. Binata pa lang si Matt ay marunong ng mangisda. Pangingisda kasi ang kabuhayan ng kanilang pamilya. Pero ilang taon pa lang daw siyang nangunguha ng tirik. Simula po kaming manguha nito no, kanyang kalukap naman, pag nilinis at pinatuyo, ay ginagawa rin po namin pan-display. May dalawang uri ng sea urchin sa kanilang lugar. Ito ay ang tayom na may mahabang tinik at ang tirik na may maiksing tinik. Mapalaot po kami pag maganda ang panahon, yung kalmado ang dagat at malinaw para mas madaling makita, mas mabilis makahuli at makarami. Hindi man araw-araw kung manghuli ng mga tirik si Matt, pero kapag sumisisid na siya sa dagat para manguha nito, hindi raw bababa sa 10 kilo ang kanyang naiuwi. Sa tuwing nanghuli si Matt ng tirik, suot niya lagi ang goggles at gloves. Dahil maiksi ang spines o tinik na mga ito at saka ilalagay sa net. Pero dapat alam mo na may mga sea urchin na kapag hinuli, maaring mangati at mamantalang balat mo kapag natusukan ito. Ang mga sea urchins ay may mga nakakalasong tentacles or mga venom na tinatawag natin. Kaya dapat po alam natin kung paano natin ito huhulihin. No? Maraming pwedeng mangyari dahil sa laso na pumapasok sa ating katawan, pagkahilo. Ilang beses na raw natusok si Matt ng tirik. Karaniwan daw na nilalagyan niya ng suka o iniihian niya ang parte ng katawan na natusok ng tirik. Urchin? Kung maaari, tanggalin natin lahat ng spike, pwede natin gamitin na suka or pwede yung mga saline, kaya nga yung tubig alat ang gamitin natin. Hindi po yung ihi, no? Yung ihi, medyo marami ding substances po yun na maaari pa mag-cause ng more infection. Ito ang gonads o reproductive part ng sea urchin. Sa merkado, nabibili ang uni ng hindi bababa sa 300 pesos. Pero sa lugar ni Namat, libreng food trip na ito, lalo na kung lalagyan ng suka. Yummy! Sarap. Sarap pa sa tao. Pero si Matt, paboritong igisa raw ito sa itlog. Mag-ingat na lang din sa paghahanda ng sea urchin dahil maaari pa rin matusok kapag niluluto ito. Ito na po yung na-prepare natin na sea urchins or tirik. Sunod na po natin yung ating gin-prepare na tirik or sea urchin. Lagyan po natin siya ng itlog para lalo siyang sumarap. Lagyan na po natin siya ng paminta at saka asin. Malalasakan mo talaga yung sarap niya na pinaghalong itlog tapos yung anghang nandoon din kaya nanunood talaga yung sarap niya. Ano mang pagkain, lalong sumasarap kapag talagang pinaghihirapan. Ako si Ian Cruz at yan ang kwentong Dapat Alam Mo. At yan ang mahalagang balita at kwento ngayong araw. Magkita-kita ulit tayo bukas, 5:30 po ng hapon. Tandaan, wagi ang may alam, kaya dapat... Alam Mo!